Ngayong umaga, patayo po ay gagawa ng suman. Nakapag-harvest po ako ng dahon ng saging. Marami na po akong dahon ng saging ngayon sa likod bahay. At ako po ay nagkikrave na naman sa sumang malagkit. Ganyan po ako maggawa ng sumang malagkit. Mabilis lang po, ito po yung automatic o madali ang paggawa ng suman. Nung mga bata pa po kami, nakikita ko po yung mga auntie ko, mga tita ko, mga lola ko, kung paano gumawa ng suman. Pero parang hirap na hirap po akong sundan yon. Kaya nakapag-isip po ako na ito po pala yung madali. Kaya sabi ko, gagawa ako ng suman, mabilisan lang, kahit mga ilang piraso lang. Ganyan po yung ginagawa ko. Ilalagay ko po yung lutong malagkit, tapos ibibilit ko po yan sa dahon ng saging. Sinalab ko nga po pala yung dahon ng saging sa oven o dyan sa may aking kalanan para po maging pliable po yung dahon. Para po hindi po siya pumuputok or hindi nabubutas. Ganyan po. Mabilis lang po siya. Bali, dalawang kutsara lang po yung nilalagay ko dyan sa may ziplock. Tapos po, pagka po ganyan yung ginawa mo, magiging makunat po siya. At saka, magiging compact po yung suman nyo. Hindi po siya malabsa o hindi po siya malambot. Kundi pag tinagat nyo po siya, makunat. Masarap po siyang gawin. At saka, magiging pantay-pantay po ang paggawa nyo po ng suman. Yan po yan. Naglagay lang po ako ng apat na takal ng malagkit. Tapos nilagyan ko po ng 400 mils na gata, kakang gata. Tapos sinain ko lang po siya sa rice cooker. Ganyan lang po siya. Tapos nilagyan ko po ng konting asin. Dun sa katamtaman lang po na lasa ng panlasa nyo na huwag maalat at huwag naman matabang. Hindi po kasi masarap kapag ka matabang. At hindi rin naman masarap, syempre, pagka maalat. Ganyan po yung paggawa at pagliwat ng suman malagkit. Napakadali lang po siya. Nakagawa po ako ng 32 pieces po sa apat na gatang. Pero jumbo po yan, malalaki po yung nagawa ko. Tingnan nyo po yung paglagay ko, ang dali lang. Ganyan po, nagpa-partner ko. Tapos, yung final mo, pagka ilalaga mo na siya, ibalot mo rin siya ulit sa dahon ng saging. Tapos, ang ginawa kong pantali para matibay, kasi napuputol kapag yung dahon ng saging lang talaga. Ito yung pinaka branch ng dahon ng saging. Inano ko rin siya, sinalab ko rin siya sa apoy. Yan po. Hindi po yan mabubutas, hindi po masisira yung inyong suman. Magiging compact po siya kapag nilaga nyo na. Tuturo ko din po sa inyo yung kung gaano katagal at paano mo po siya ilalaga para mapanatiling compact po yung suman. Yan, niriribon-ribon ko pa nga po yan eh. Ganyan po. Yan po yung, ito naman po yung natutunan ko kay Manang Hubing yung paano yung maglaga ng suman. Ganyan. I-compact mo siya, tapos guguntingin mo kapag kayong sobra para maging flat siya sa ilalim. Kasi pag maluwag po yung pagkakatali niyo, magiging bulag-bulagan na yung inyong suman. Ayan, nilagyan ko rin siya ng dahon ng saging dun sa ilalim ng pagpapakuluan. Tapos yung kailangan sakto lang yung suman para pag tinakpan nyo, makakapit talaga yung takip. May mga maliliit nga po akong nagawa kasi maliliit naman yung dahon ng saging ko pa. Tapos, ang sekreto po nito, kapag ka, dahil nga apat lang na balot, lalagyan mo siya ng ganyan. Lalagyan mo siya ng bowl, ng mangkok, para maging mahigpit, kapit na kapit sa ilalim ng lutuan. Tapos po, yung tubig, kailangan kasi yung dami ng bowl na yan para hindi nyo po siya kailangan ilubog. Yan po yung technique na natutunan ko. Tapos isalang na po sa apoy hanggang sa yung tubig na yan, mga kalahati, maiininan. Tapos,
tinatapon ko na lang yung tubig ng kalahati. Tapos iininin mo siya para makunat na makunat po ang inyong suman. Ayan, malapit na po siyang maluto. Hinango ko na siya. Ang sarap! Talaga naman ang suman ko.